Magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang inyong Kuya Sadiq na sumasagot sa katanungan natin mga OFW, mga papalisi man yan, protocol at kung ano-ano pa. Kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan isubscribe si Kuya Sadiq at paklik na rin po na notification bell para lagi tayong updated sa lahat ng bago. Ang topic po natin for today ay regarding po sa kung ano dapat natin dalhin kapag magta-travel tayo papunta ng abroad at pabalik ng Pilipinas. Ano po ba ang dapat naman ng ating check-in baggage at ng ating hand carry baggage? Ano po ba yung pagkakaiba ng check-in baggage sa ating mga hand carry baggage? Yung check-in baggage po, yan po yung iniiwan natin kapag nag-check-in tayo sa mga counter at kinukuha ng mga ground staff at nilalagyan nila ng tag. So yan po yung mga sobrang laking baggage natin. Samantalang, yung hand carry naman po, yan naman po yung ina-allowed sa atin ng mga airport staff na dalhin natin sa loob ng aeroplano at kailangan po nakakasya yan size ng overhead bin. Ano-ano po ba yung mga dapat nating ilagay sa ating hand carry baggage at sa ating check-in baggage? So yan po, i-discuss natin for today's video. Normally po sa hand carry baggage, ang ina-allowed po na kilo ng mga airline ay 7 kilos. So depende po yan kung anong seat kayo naka-assign. Kung yung binok niyo pong seat ay sa business class, so medyo mas malaki po yung allowance na ibibigay sa inyo ng mga airline. Pero kung sa economy kayo, normally 7 kilos lang po yung ina-allowed sa atin. Sa check-in baggage naman po, depende po yan sa airline. Kasi may mga airline po na nag-a-allow ng 23 kilos, may mga airline naman po na nag-a-allow ng 46 kilos. So depende po yan kung ano po yung baggage requirements na ina-allow ng mga airline bago tayo mag-check-in. Kaya naman po, mas maganda kung i-double-check natin sa kanila o check natin sa ticket after nating mag-book para po pagdating natin sa airport, hindi po tayo magka-problema sa mga baggage allowance natin. So unahin po natin sa hand carry items. Ano-ano po ba yung mga dapat naman ng ating hand carry? So number one, yung toiletries. Sa toiletries po natin, kailangan po hindi tataas sa 100 ml. Ano-ano po ba yung mga example ng toiletries? Andiyan po yung shampoo, conditioner, lotion, facial wash, sunscreen, alcohol, at mga pabango. So, yan po yung mga all liquid na dapat hindi tataas sa 100 ml. So, ilan po ba yung maximum ml na pwede natin dalhin sa ating mga hand carry? Ang maximum ml po na pwede natin dalhin sa mga hand carry natin ay total of 1,000 ml or equivalent to 1 liter. So, linawin lang po natin yung 1,000 ml, hindi po yan nakalagay sa isang nalagyan lang. Dapat po nakalagay siya sa 100 ml small plastic container. At mas maganda rin po kung ilalagay nyo sa mga transparent plastic para mas madaling makita sa mga security kung dadaan kayo sa checking. Number 2, yung laptop natin. Siyempre, kasama niyan yung charger. Kasama rin po dyan yung cellphone charger natin. Pwede rin po natin dalhin yung power bank sa ating mga hand carry luggage. Karamihan po sa mga airline, ina-allowed po nila magdala tayo ng power bank o maglagay tayo ng power bank sa ating mga hand carry luggage as long as po na hindi siya lalagpas ng 20,000 mAh. In case naman po na yung power bank natin na nakalagay sa ating mga hand carry baggage ay lumagpas ng 20,000 mAh, pwede pa rin po natin dalhin sa aeroplano yan as long as hindi natin siya gagamitin sa loob. Ina-allow din po ng ibang airline na pagdadala ng drone sa ating mga hand carry. Expect po natin subject tayo for checking sa security. Pwede rin po tayo magdala ng Bluetooth speaker. Basta importante po, hindi po siya lalagpas ng 100 watts. Paano naman po yung mga tumbler? Pwede naman po tayo magdala ng tumbler sa mga flight. Pero make sure na bago tayo dumaan ng security ay makonsume natin yung laman ng tumbler natin. Pwede naman po natin siyang i-refill ulit after natin makalampas sa security. Pwede rin po tayong humingi ng tubig pagdating natin sa loob ng mga airplane. Mayroon po kasi mga airplane company na nagbibigay ng libreng tubig during the flight. May mga airline po kasi na nagpo-provide ng libreng water para sa mga passenger. Pero hindi po lahat. Kasi po yung ibang airline ay nag-charge po sila ng additional payment para sa water. Padalasan po kapag mga international airline ay libre na po ang tubig. Pwede rin po tayo magdala ng foldable umbrella. Make sure po yung foldable umbrella natin ay sobrang liit lang niya at kasyang-kasya sa ating mga hand carry. Hindi po katulad ng mga umbrella na nakikita natin na sobrang lalaki at sobrang haba. For sure po yan, i-confiscate po yan pag nakita nila sa mga security. Paano naman po may mga kasamang baby? Allowed po ba sila na magdala ng gatas sa loob ng aeroplano? Yes po, milk formula is allowed inside the airplane. Make sure lang po na nakalagay siya sa isang container at hindi po siya lalagpas sa 100 ml required per container. Sabi ko nga kung ang problema nyo naman ay tubig, pwede naman kayong humingi sa loob ng aeroplano. Libre lang po yan. Lalo na kung international airline yung sasakyan nyo. Para naman po sa mga gumagamit ng vape, pwede naman po siyang dalhin sa loob ng aeroplano. Pero make sure po na huwag nyo siyang gagamitin sa loob. At sa mga vape juice naman po, make sure po yung vape juice na daladala nyo is pasok po sa 100 ml requirements. Sa mga nagtatanong naman po para sa iron hair tsaka sa hair dryer, so automatically po yung mga items na yan ay hindi po siya allowed ilagay sa ating hand carry baggage. Automatic po, kailangan ilagay natin siya sa ating check-in baggage. Para naman po sa mga vlogger natin na nagtatravel papunta ng ibang bansa, kung magdadala po tayo ng selfie stick, make sure po yung selfie stick natin ay kakasa sa ating hand carry.
yung dala po natin is yung mga malaking tripod, kailangan po natin yan ilagay sa ating mga check-in baggage. Pagdating naman po sa mga medicine, kailangan po yung medicine natin ay meron po tayong mapoprovide na prescription galing sa ating mga doktor. Pero kung yung medicine lang po natin ay for vitamins use or mga supplement, pwede na po yan kahit wala pong prescription galing sa mga doktor. At para naman po sa mga chocolate, pwede rin po natin yan ilagay sa ating mga hand carry baggage. As long as mamimit po yung size requirements at hindi po siya lalagpas to sa ating weight requirements, na allocated lang or allowances na binigay sa inyo para sa inyong mga hand carry baggage. Kung nagpaplano po kayo magbitbit ng maraming chocolate, make sure po na nakalagpas na po kayo ng security. Kasi po ang pagkakaiba po niyan kapag bibili po kayo ng mga chocolate, lalo-lalo na sa mga duty free, inaalod po nila kahit gaano karaming plastic po ang bilhin nyo. So pagdating po kasi at nakalagpas na kayo sa security, hindi na po nila chine-check yan sa loob ng aeroplano kahit gaano karami pang plastic ng duty free ang dala nyo. At kung nagpaplano naman po kayo magdala ng mga donuts, like for example, nagbe-bake kayo or gumawa kayo ng sarili nyong donuts or bumili kayo ng donuts sa ibang mga tindahan sa labas, yung mga tipong wala kayong mabibiling ganong klaseng donuts sa mga pupuntahan yung bansa, inaalaw naman po yan ng ibang airline. Pero inuulit ko po, hindi po lahat ng airline ay okay sa ganyan. May mga airline po na kinukonfiscate po nila yung ganyan pagdating po sa may boarding gate, kinukuha po nila yan. Kahit po makalampas mismo sa security, pag nakita sa boarding gate, kinukuha pa rin po nila yan. Pero sabi ko nga po, depende po sa airline yan. Based on my experience po so far, wala naman po kami nagiging problema kapag idadala kami ng mga ganyang bagay sa aming mga hand carry. Paano naman po sa mga television kung mag-uwi tayo ng television galing abroad pabalik ng Pilipinas? Inaanod po ang TV as long as po na ilalagay natin siya sa check-in. Pero kailangan po natin mag-comply sa inch requirements ng bawat airline. Normally po, ang mga inch requirement na inaanod ng mga airline, lalo na pag mga international airline, kailangan po hindi lalagpas sa 42 inches. Minsan po inaanod po yung 43 inches. Pero to be on the safe side, mas maganda po na 42 inches na lang yung bilhin nating TV. Kasi pag lumagpas po sa 42 inches yung TV natin, pwede po tayong i-charge ng airline. In case naman po magdadala tayo ng mga musical instrument like guitar, sa ibang airline po kapag nakalagay yung guitar natin sa soft case, ina-allow po nila as hand carry. Pero kung nasa hard case naman po siya, automatically po ipapa-check-in sa atin yung ating mga guitar. Kung nagbabalak naman po tayo magdala ng mga helmet, pwede naman po yan as long as pasok po siya sa mga size requirements ng paglalagyan natin. Kung naiisipan naman po natin magdala ng flashlight, pwede rin po yan. Paalala lang po, make sure po yung mga valuable items natin ay nakalagay lahat yan sa ating hand carry. Ano-ano po ba yung mga valuable items na tinutukoy natin dito? Andyan po yung wallet, cellphone, at yung mga personal items natin na talagang kailangan natin na hindi pwedeng mawala, lalo na kapag nagka-travel tayo. So yan po yung mga items na pwede natin ilagay sa ating mga hand carry items. Ano-ano naman po yung mga items na pwede natin ilagay para sa ating mga check-in baggage? So number 1 po, pwede po tayong maglagay sa ating check-in baggage ng mga liquid items more than 100 ml. At para naman po sa mga nagka-travel for vlogging, at sabi ko nga po yung mga tripod natin na malalaki, pwede rin po natin yan ilagay as long as pasok po yan sa ating check-in baggage. At sa mga mahihilig po magdala ng extension wire kapag magka-travel, pwede po natin yan dalhin as long as ilalagay po natin yan sa ating check-in baggage. At sa mga nagtatanong naman po at sa mga hindi masyadong nagka-travel or uuwi ng mga ibang probinsya, tinatanong po nila kung pwede rin bang gamitin yung box for check-in baggage. Yes po, pwede po natin gamitin ang box pag mag-check-in tayo, lalo-lalo na kung malalagay tayo ng mga prutas na binili natin sa probinsya, pwede po natin gamitin yung mga box na yan. Ano naman po yung mga hindi pwedeng ilagay sa ating check-in baggage at sa hand carry baggage? Normally po, yan po yung mga consider as dangerous goods. Ano po ba yung dangerous goods? Yung mga dangerous goods po, yan po yung mga harmful chemical na pwede po mag-cause ng sunog or kahit anong damage sa aircraft. Normally po, yung mga dangerous goods, inaanod na po yan ng mga airline, kailangan po, supported po yan na lahat ng mga documents. Kung wala po tayo magpipresent na documents at may dala tayo mga dangerous goods, hindi po yan papayagan ng airline. So ito nga po pala yung mga sample ng dangerous goods na makikita ninyo sa screen. So kapag isa po dyan, hindi po pwedeng dalhin sa ating mga check-in baggage or hand carry baggage. So ngayon po may idea na kayo kung ano po ba yung mga dapat yung dalhin kapag magta-travel tayo at kung ano po ba yung mga dapat ilagay natin sa hand carry baggage at sa ating check-in baggage para hindi po tayo magka-problema kapag magta-travel tayo palabas o pabalik ng Pilipinas. Kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag niyo po kalimutan i-subscribe si Kuya Shadik at pakilik na rin po ng subscribe button at notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga uploads. Yun lang po at maraming salamat. God bless you all.